Ano ang ibig sabihin kapag nakapanaginip ka ng apoy? Ang apoy ay sumisimbolo sa panaginip ng galit, passion, o matinding kagustuhan sa isang bagay, o kaya naman ay transformasyon. Simbolo rin ito ng cleansing sa iyong sarili, mentally o physically. Pwede rin namang hudyat ito ng pakikipagkasundo mo sa isang tao. Depende sa konteksto o kung ano ang nangyari sa panaginip mo, pero may iba-iba pa rin ang kakalabasang kahulugan nito. Kung takot ka sa sunog sa iyong panaginip, may kaugnayan ito sa ugali mo, kaugnay sa pag-handle mo ng mga sitwasyon. Maaaring nawawalan ka na ng kontrol sa realidad na kinabibilangan mo, lalo na emotionally. Maaaring babala ang panaginip mo na patungo ka sa isang delikadong sitwasyon, kaya kailangan mong maging maingat. Kapag ang panaginip ay nagpakita sa iyo na pag-apula ng nag-aapoy sa iyong bahay, nangangahulugan ito ng paglutas ng problema sa pamilya. Lumilitaw ang bahay sa panaginip upang kumatawan sa isang kapaligiran na karaniwan nating ikinokonekta ang pamilya sa pagiging kasama ng mga mahal sa buhay. Ang apoy ay nagpapahiwatig ng problema sa lugar na iyon, isang bagay na bumabagabag at sa makatuwid kumakatawan na may problema sa pamilya. Ang sitwasyong ito ay maaaring isang bagay na nauugnay sa lahat, tulad ng nangangailangan ng mga reforma o pagkakaroon ng mga utang o maaari itong magpahiwatig ng mga away sa pagitan ng mga tao. Ano man ang kaso, ang pag-apula ng apoy sa panaginip ay nagpapahiwatig na malapit ka ng malutas ang kailangan at magkaroon muli ng kapayapaan sa pamilya. Kung nanaginip ka ng isang bata na nasusunog na buhay, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong suportahan ang isang bata, o maaaring nangangahulugan ito na ang iyong inner child ay nangangailangan ng trabaho. Tumadaan ka sa isang mahirap na oras kung ang iyong mga braso ay nasusunog sa isang panaginip. Pakiramdam ay walang magawa at nalulula. Ang pagsunog ng iyong braso sa isang panaginip ay sumisimbolo sa mga bagay sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng sakit. Maaring magkaroon ng pisikal na pananakit tulad ng mula sa isang pinsala, o emosyonal na sakit tulad ng mula sa isang breakup. Maaari ka rin bigyan ng babala ng mga panaginip tungkol sa mga problema sa iyong buhay. Siguro, kailangan mong isipin ang iyong layunin at hawakan ang iyong mga kamay sa katotohanang hindi mo sinusunod ang iyong mga layunin sa buhay. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan o pagiging nakulong. Maaaring isa ring babala mula sa iyong subconscious na gumawa ng isang bagay tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa iyo upang makita ang parehong mga kamay na nasunog sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na maaaring kailangan mong tumuon sa iyong sarili ng ilang sandali. Ang panaginip ng nasusunog ang iyong muka ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng matinding damdamin ng kahihiyan o pagkakasala. Ang panaginip ng iyong muka ay maaari ding isang babala na may kailangang tugunan na nagdudulot ng masakit na emosyon. Ang masunog ang iyong buhok sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa mga impulses o galit sa sarili. Ang buhok ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at kung ito ay nasusunog sa isang panaginip, maaari itong mga hulugan na kailangan nating pag-isipan ang ating sarili ng higit pa. Maaari ka ring bigyan ng babala na kumilos. Ang isa pang interpretasyon ay sinusubukan mong itago ang isang bagay tungkol sa iyong sarili. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nakaupo sa tabi ng apoy tulad ng fireplace o bonfire, ito ay nagpapahiwatig na gusto mo ng kaginhawahan sa iyong tahanan.
ang panaginip ng isang taong nasusunog ay nauugnay sa ating sariling panloob na galit. Nagsasaad ito ng mga issue at problema sa buhay. Maaari rin itong magmungkahi na kailangan mong magsumikap sa buhay. Ang pagtakas naman sa apoy sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng babala. Bigyang pansin ang iyong paligid at iwasang mahulog sa mga karaniwang scam. Hindi palaging nag-aalok ang mga tao na tumulong dahil nalulungkot sila para sa iyo. Ngunit upang samantalahin ang iyong sakit, kamangmangan at paggalito, lumayo sa mga kahinahinalang tao. Kayo, ano ang inyong panaginip tungkol sa apoy?